dalampasigan sa maasim Sarangani Province madaling araw nitong Linggo. Tapat guys, tapat! Nung ang kanilang pampang dinagsa ng kumikislot-kislot, lumulundag-lundag na toneto-niladang isdang tamban o sardinas. Banding isda, promise! Ang kanilang baybayin, parang may tsunami ng mga isda. Basta blessing good kayo to siya nga time. Kayo, sa tanan ako din nga, anong kadugan ako din, kadto pa ko kakita ngayon, adto good kadaghan. Ako po yung namang hat, napakaraming isda na umahon sa may buhangin. May ilang lumusong na sa tubig para manghuli sa dami ng tumpok-tumpok na isda. Naapakan na nga ang mga ito. Kada residente, tinatayang nakapag-uwi ng 30 kilos ng isdang tamban. Pero ang ilan sa kanila, hindi naiwasang mabahala. Murag, nahadlok ang mga tao. Diri isa na pugko, sir, murag, kadsukad, karon pa dyan nahitabo nga naisda nga didagsa diri. Dalawang araw kasi matapos dumagsa ang sanlaksang isda. Ang katimugang bahagi ng Mindanao, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol. Ang ganitong pag-apaw nga ba ng mga isda, signos ng kalamidad? Nito lang Martes, nilindol ang probinsya ng Sarangani sa Mindanao. Pero bago nun, dumagsa ang napakaraming isdang tamban sa kanilang dalampasigan. Hindi tuloy maiwasang isipin na baka signos yun ng paparating na peligro. Isa sa mga naunang nakakita sa pagdagsa ng mga tamban sa dalampasigan ng Barangay Tinoto, ang maintenance ng resort na si Jojo. Gipukaw sa akong igsoon, kay ingon daw niya sa kuwag dagan isda. Nagkuapit ka ni kumahulog diya sa hagdanan, kay dagan mong kumu, kay ang mga tao, daghan na sila. Dito na tumambad sa kanya ang grasya ng kalikasan na pinagkaguluhan. Kaya nakikuha na rin sila. Takot dito, takot doon, hanggang umabot sa 20 timba ang napuno nila. Diri na tumundag sa ang isda. Gikan pa dito, abot do dito sa Mayelo. Pag-ambak na ko diri, taman sa akong lugan ang isda. Ang bligyan na mo, tag, sa kabaldi, tag 600. Kitao na mo, 4,500. Tungao na mo, ang mga kauban na ko. Palito na kong bugas, 3 kakilo. Ang sobra, gulay. Dako, itong tabang sa muas. Ang manging isdang si Dondon, nagulat sa nangyari. Gayong matumal daw ang kanilang huli sa laot. Murag na panik itong mga silingan na ako ba. Nakuha magani sila, kanang murag nakuhan. Kay daghan na kadagan dito pambot, kay daghan daw isda dito sa beach. Ang nasa 20 kilong tamban na naiuwi ni Dondon, imbes na ibenta, niluto. Ang uban, ipangkilaw, prito. Ang iba, ginawa niyang duyo. Tungod sa kadaghan sa isda, katong isang adlaw, ako na lang gibulad para na ako'y masundan sunodugma sa next nga adlaw. Pero ang ilan sa mga residente, takot daw kainin ang mga inanod na isda. Sabi ng isa, ay, ganyan yan, ganyan yung sa Japan. Baka may dalang dilobyo. Ang pinangambahan ni Jalma na baka isa itong signos, tila raw nagkatotoo nitong Martes. Nung niyanig ang Sarangani ng 6.7 na lindol na naramdaman din daw hanggang isla ng Talud sa Indonesia. Kompirmado, sabi ko ito na, dilubyo talaga ang dala. Alas 4.48 to nahitabo. So pagkabuntag wala na ako gipaiskula akong anak, kay tungod sa, siyempre, aftershock, mahadlok, pagtaon sa'yo mahitabo. Nadunggan man na ako kanangginga nila, ay lason. Sa kaluoy sa ginuupod, kami takadiri na nga unog katong isda, wala mong panahonsa. Pero ano nga kaya ang dahilan ng pagdagsa ng toneto-niladang tamban sa baybayin ng Barangay Tinoto? Senyales nga ba ito ng nangyari ring lindol?
Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, hindi ito signos kundi natural phenomenon. Panahon daw kasi talaga ng tamban ngayon. Yung bayan ng Maasin, makikita natin sa mga coastal communities na maraming mga lupoy o itong isdang ito na under sa family sardines. Ang isa pa sa tinitignang rason, ang oceanographic phenomenon na kung tawagin daw upwelling. Dahil doon sa movement ng tubig na may dalang mga natural foods katulad ng mga planktons ay maaaring yun ang nagiging dahilan kung bakit na-attract yung mga isda lalong-lalo na sa mababaw na bahagi ng tubig. Ang kadalasan na sinasight nila yung mga isdang nakatira sa mga malalalim na bahagi ng dagat. Maaaring nagbibigay ng babala doon sa pagkakaroon ng seismic activity. Ngunit ang ating sardines ay kadalasan naman yan ay hindi naman nakatira sa doon sa malalim na bahagi ng tubig. Ang ating reference lagi ay kung ano yung nangyari noon sa mga nakasulat sa Biblia dala ng ating paniniwala at reliyon, kaya patuloy yung ganitong paniniwala. Pag tanaw na mo ang isda daghan, palalangin na dyan eh, ihatag sa Ginoo. Hindi naman kami nagtataka, ma'am, dahil sa kasanayan namin dito is yung isda na dumadayo palagi naman. Yung sakuna na sinasabi, ang nakakaalam yan, ang Panginoon lang. Bakit nga ba tuwing may dumarating na biyaya, hindi rin natin maiwasang mangamba? Manalig lang at tanggapin ang mula sa dagat at langit na grasya! Banding isda, promise! Thank you so much, mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.